Royal Cable. Samahan niyo po kami dito ulit sa aming programang Laguna Love Ko To Season 5. At ngayon nga ay syempre wala ang aming partner na si Beautiful Apple. So may special host ulit po akong makakasama. Syempre, ang masipag na aming director, Direk Lea. Hi, magandang umaga, Direk Lea. Ayan, good morning mga ka-foodie. Ayan, dahil ngayon ay napaaga na ang ating time slot. Tayo po ay nasa alas 8 na ng umaga. At ang susunod natin ay like mo, always like. At mag-isang mapagpalang umaga sa inyong lahat mga ka-Laguna Love Ko To. Ako po ang inyong lingkod, Direk Lea. At ako naman muna po ang inyong makakasama dahil si Beautiful Apple ay nasa happy vacation. Wow, sana all nagbabakasyon na. With his boyfriend. Wow! And syempre kasama ang kanyang anak. Yes, wow. At ang makakasama nating negosyo ngayon ay isa sa mga umuusbong na mga produkto at tinatangkilig dito sa bayan ng Los Baños, Laguna. Kaya kilalanin na natin siya. Nako, welcome sir, ang CEO and owner ng Silogab. Yes. Ayan, good si morning. Sir Lord. Good morning. Ayan, bati muna po kayo sa ating mga manonood, Sir Lord. Hello po, mga ka-TV. Ka-Royal. Ayan, bago ang lahat, bago tayo magsimula sa kanyang business ng Silogab, kilalanin muna natin ang, syempre, yung pagkatao ni Sir. Ayan. Sir, kamusta naman po ang mga buhay-buhay natin ngayon? Okay naman po, kahit pa paano nakakaraos ko sa mga araw-araw. Okay, kayo po ba ay pamilyado sa akin? Yes po, pamilyado na po. May dalawa po akong anak. Isang lalaki po ang anak. Bunso ko po yung babae. Okay. Yan, bunso mo yung babae. So, ilang taon na? Pwede po ba manaman namin range lang ng edad mo siya? Hindi yung exact. Hindi ka ba manghuhula? Siguro I think mga 30 plus na po siya. 30, tingin ko 28 eh. 29. Oh, diba? 29 na pasensya na kasi nakatumanda ka sa... Ilan na ang anak mo? Dalawa. Isang babae, isang lalaki. Diba? Kasi si Serel, maganda yung niya, yung kanyang kumis. Mukha siyang bata. Oo, alam ako bakit. Dahil meron silang negosyo, beauty. Wow, siguro yung susunod beauty natin. Clinic. Siguro susunod natin, pwede natin iyan. Yes, oo. Ma-experience natin kung paano maranasan yung 10 turok ng gluma sa isang bay. Okay, parang ayoko yun. Ayan, sir. So, ayan na. Ano po pinagkakaabalahan ng asawa? Yun nga po, yung sa beauty clinic. Ah, okay. So, siya yung namamahalan. Ito po yung may-ari. Tapos, bali tatlong slot po yung clinic. Facial, massage. May massage din kayo. Ako, yan parang dalawa yung na-hit natin today. Oo, di ba? Pero ano ba mga nagmamassage dyan? Gusto ko mga nagmamassage. Gusto ko guwapo yung magmamassage. Ayan, anyway. So, maliban ba doon sa beauty clinic sa asawa mo? Or maliban dito po muna sa Silogab? Eh, before kayo magnegosyo ng Silogab, ano pang mga negosyo ang pinagdaanan niyo? Mga, online selling din. Ano po sa fast food din po. Fast food sa beauty clinic. Nalaga pa lang ayan na, kalinyo sila sa businesses. Na-adapt lang po namin yung mga... Pero matanong lang sir, anong top education na attainment mo? Kasi yung iba, na-interview natin, walang connection sa pinag-aralan, HR, pinag-aralan, yes. Pagputok ng bola. So kayo po sir, anong yun? Kung halimbawa sa family. Ayos ganun din po eh. Seafarer po. Seafarer! Oh, diba? Layo din. Diba? Umali mo naman, diba? Silogham, mabadala natin sa barko. Diba? From LB. From LB to barko, diba? Pero sir, bakit? Bakit ka nagnegosyo imbis na sumakay ka sa barko? Yung time na yun po kasi butis na po yung girlfriend. Okay. Yung time na paalis na po. So ito yung asawa ko ngayon? Siyempre. Kaya... Hindi muna ako nagtuloy. Kaya sinutuloy ako muna sila. Oo, no? Kasi ang sarap sa pakiramdam yung anak mo. Nakikita mong lumalaki. Totoo. Pero yung nagbabarko ka, nakarami sa magbarko bago? Hindi po. Ah, hindi na. Kumbaga, mga training pa lang po. Kumbaga talagang parang katatapos mo lang mag-aral, tapos nagka-ready na agad si... So, nakakatuwa naman, no? Pero sir, ito ha, dumaan tayo sa pandemic.
yung negosyo nyo, so nag-on, anong negosyo nung panahon nyo yung pandemic? Nag-close po yung Silog Hub noon. Ito itong negosyo mo? For deliveries. Deliveries. Yung kayo nabuhay. Pero sir, kayo ba, ano, legit na taga Laguna or? Yes po, taga Laguna. Los Baños. Dito po talaga kayo sa Los Baños. At least pagmamalaki natin na taga Los Baños talaga. Oo, di ba? No? Negosyo, no? Negosyo talaga dito. Pero sir, ito ha, bago tayo madako mga sa negosyo po mamaya. Eh sir, ikaw ba ay yung, anong mga naging struggle niyo nung pandemic? Madami po. Tulad yung sa stock sa amin, siyempre madami po yung stock. Tapos humina yung benta. Eh, hindi naman po pwedeng ma-stop lang siya, masisira. Kasi pagdating. Pinagawa po namin, pinamigay na lang din po namin. Ay, pinamigay niyo? Sana magkakilala na tayong panahon yun. Para sa amin, nasa bahay na lang namin yung Mother's Day po, pinamigay namin sa mga riders. Ay, magma-Mother's Day na ulit ngayon na. Mamimigay po ba ulit ngayon? Pwede naman. Magra-riders muna ako pansamantala, tapos pagkatapos ang Mother's Day. Tapos na ulit. So, kamusta naman po yung sa family mo? Ilan po ba kayo sa magkakapatid? Ano po? So, pang ilan po kayo? Wow! So, yung mga kapatid mo din ay nakalign din ba sa businesses or may kanya-kanya silang trabaho? May trabaho po yung sa may business din pong kayo. Pero hindi rin yung panganay po. Kasi iba kami mga trabaho. Atin mo natin yung parents mo. Ay, pama. Ito, nasa Royal Cable sa Royal po. Sa dami-dami na ano, almost daang ano, libo-libo na may subscribe dito sa atin sa Los Baños. So, marami makakapanood sa iyo ngayon. Ayan. Pero sir, ikaw ah, may lahi ka ba? Or Philippine, pure Filipino? Pure Filipino. Kasi parang siyang Chinese. Ano yung check? Sabi ko sa Lord. Oo, kasi parang meron siyang ano, no, yung kanyang mata. Actually, yung ano ng mukha niya talaga, mukha siyang ano, Koreano or Chinese, di ba? Oo, correct yan. Whoops! Bibitinin muna namin kayo dahil sa ating pagbabalik ay kikilalanin na natin ang kanilang negosyong Silog Hub dito sa bayan ng Los Baños, Laguna. Sa pagbabalik yan ng inyong programa, Laguna Love Ito, Season 5! Dito pa rin po sa Royal Cable TV 6 at sa ating programang Laguna Love Kuto. At kasama ko pa rin ang original host ng Laguna Love Kuto na si Kapuri Jenny. Yes, magandang araw ulit sa ating lahat. At ngayon nga ay pag-uusapan naman natin ang tungkol sa negosyo ni Sir Edward. Kasi syempre kanina pinag-usapan natin yung tungkol sa buhay-buhay, tungkol sa family, yung tungkol sa pinagsimulan niya bago siya nag-silog hat, di ba? Yes, oo. At yung kanyang buhay-buhay, yung mga pinagdaanan niya, okay. No, partner? Pero syempre ngayon, pag-usapan na nga natin itong kanyang negosyong silog hat. So medyo relax na si sir. Hindi na siya kinakabahan. Oo, kan talaga pinagtutuluan siya ng paus. Sorry, hindi siya makamiti, eh, no? Ayan, pero Sir Edward, bago ang lahat tayo magpatuloy ng kwentuhan, bumati ka ulit sa ating mga ka-royal viewers. Yes. Hi mga ka-royal people. Napaka-tipid, no? Napaka-tipid ni Sir Edward. Iba talaga pagwapo, no? Oo, matipid. Oo, matipid ko. Pero anyway po, sir. Teka muna, batiin niyo muna yung kanyang sweetheart. Oo, diba? Okay. Very supportive. Ano po sige ba tawagin? Sige po, batiin niyo po. Ano po ba tawagin niyo? Honey, baby, o... Mami. Sige, batiin niyo po. Uy, magma-Mother's Day na. Kailangan patiin niya. Sige po, batiin niyo muna yung sweetheart. Ay, mami. Napakatipid talaga ni Sir. Siguro pag pipira ng salita siya napanalo. Kailangan talaga nating habaan niya. Oo, hello. Yung ating dakdak. Okay, sir. Start na tayo. Dahil si Silog Hub, paano nagsimula ang Silog Hub? Nag-start po siya 2017. Okay. Sa tropa lang din yung pagtabi ng kaya po Silog Hub, yung hub ko kasi is yung pag nakatabi kami tapos
naisip po namin magtida ng mga silog. Yung so, doon po nag-start. Nakatambay po kayo sa self-help. Dito po ba? Nakatambay siguro sila sa isang uhaga. Kaya siya naging silog habi. Kasi di ba sir, ang hub ay parang tambayan niya rin. Okay. So sir, pero bakit? Sa dami-dami na pwede namang ano, itlog hub. Ngayon, ganun di ba? Ano? Itlog hub. Tapsilugan. Bakit silog hub? Mas, parang mas nagaganda ako sa... Kasi parang short lang siya na silog lang Simple. Talaga. Talagang silog, no? Pero hindi lang puro silog ang makikita dito sa kanila. Oo, nakakatuwa kasi yung typical na silugan, top silugan, talagang ano lang siya, tapa, hotdog, ano, yung mga ganun lang, corn beef. Yes. Pero dito sa silog hub, makikita nyo na ang dami talaga nilang menu. Yes. Kasi kayo ba yung nag-isip ng mga menu na to? Lahat po, pati pag marinig po, Kakatuwa, no? Sarili nyong, ano yun, no? Sarili talagang, mas maganda kasi yung sarili nyo, eh, no? Timpla nyo, no? Para at least mapag-aralan nyo kung babagay doon sa lugo. Pero sir, sa loob ng 7 taon, sa almost 7 years, anong nararamdaman mo na hanggang ngayon nakatayo pa rin yung negosyo, yung silog pa rin, na pinagsimulan mo ng 2017? Masaya po, kahit sa sobrang daming nangyari, pagtubo, lalo nung pandemic po, nagsara po kami halos 2 years. Tapos yun po, nag-try po ulit na nag-boom po ulit na lang. Iba yung saya ni sir, no? Sa mukha niya. Yes, ang tawag ito, yan, binabanggit mo yung tungkol sa pandemic. So ano yung ginawa niyong promotion o paano mo ibinenta ang mga products nyo dito sa Silog, ha? During that pandemic time? Sa pagpo-post lang din po. Through social media. So, ang laki talagang tulong ng social media, actually. So, pwede deliver kayo mo? Puro deliver lang po. Puro deliver lang kayo. Tapos, nag-decide na lang mag-try ng physical store. Kasi maganda yung may deliver na may physical store. Kasi lalo ngayon, bak na, kumbaga, nagbabalik sa mga bata, face-to-face na ulit yung mga ang daming schools dito sa Luzbanos. Pero pagkaingatan pa rin ha, mga pa-royal viewers, eh ngayon eh, balita eh, tumataas pa rin ang mga cases niya. Kaya po kung maaari, eh, magsuot pa rin po tayo ng face mask. Correct. Lalo na pag sa close, ano, close sa close, door, ano, po, ano kailangan lagi naka-face mask tayo. Yes. And, babalik tayo sa business. Ilan po ba ang empleyado niya dito sa Silog? Sa amin po ngayon, 6. 6. Ilan po ang lalaki? Ilan na single? Charot! Kung nalasay ng galing niya, baka magsayos ang asawa ko. So yung sa 6 at 5 lalaki, isang babae. So yung sa 5 lalaki, sila ba lang na pinagluluto, nag-prepare ng menu niyo? Yes po, sila po. Most, lahat po ba ng empleyado niyo? Lahat po ba ng empleyado niyo from Los Baris? Okay. So maganda yun, no? Talagang pa sa mga kababayan mo. Pero tumungo na nga tayo sa iyong mga ipinagmamalaking mga menu. Siyempre, unahin muna natin sa tabi ni Liz Cabot, Jenny. Yes! Ito po. Yan po yung crispy bagnet silog po. Pork po siya po. Ito po bang, hindi natin nasabihin yung main ingredients. Oh, pero tatanong ko lang sana kung minamarinate nila to. Yes po, minamarinate. Okay. With their secret recipe. Yes, hindi na natin babanggitin. And yung inyong gravy sauce, tama mo ba? Ano lang, kitchen sauce po. Kitchen sauce. So, alam na natin pag kitchen sauce, kung ano yung main ingredients na. Next pero pag mang marinate, talagang sikreto yan, no? Oo, kasi alam mo, sumasarap ang pagkain, lalo na yung mga fried. Ipa-fry mo, at saka yung mga inihaw, talagang sa pag-ano yan. Ang tawag doon, sa mga lahok. Yes, at saka pinagbabaran. Ayun, yun mismo sasabihin ko, yung pinagbabaran. Pinagbabaran ng food. Mukha ko ano pinagbabaran. Yes, syempre, nakakatuwa. Ayan, laki naman ito. Ito yung gusto kong laki. Ito yung Hungarian sausage. Pero ang twist nito, di ba kalimitan ay piniprito. Ito ay grilled Hungarian sausage. Ano, so yan, pwede niyo po sana, ano po yung mga naka-ano dito? Bukod sa Hungarian, ano yung sauce niya? Gravy sauce po siya, tapos ang size. Corn carrots. Oo, kasi talagang may mga side dishes talagang masarap titingnan sa mga. Laki, no? Parang Instagrammable. Wadawaw. Galit na galit siya sa pagkakas sa'yo. Titikpan niya ito direct, ha? Ay, direct. Oo, diba?
So ito naman, ito pinaka ano no, sa mga edad na. Oy, grabe. Ay, charo. Napalaki ka sa program manager natin. Ay, sorry. Okay. Sa kanya ba yan? Favorite niya kasi to, syempre meron silang bangus. Bangus. So yung mong dain na bangus ay kayo din ang nagawa. So sarili niya talaga, okay, very good na. At fresh. Balita ko, fresh ang kanila lagi. Laging ubos. Oo. Laging ubos yung isda nilang stock dyan, laging ubos. Walang pini-freezer. Naka-freezer man lang, ilang oras na kasi gagamitin agad. Correct. Dapat ganun. Kasi nung dumating tayo dito, truck-truck ang dumadating na deliver. Dapat ganun lagi, hindi natitirhan. At mura. Correct. Diyos ko, para ka lang kumain ng kalendir yan. Correct. Talaga napakamura. Walang 100 plus dito. Mura lang. Ayan, kaya po ka siya dito. Mamaya, bibigyan natin ng time to sir. Pero bago ang lahat, ito pa, diretso tayo. Yes, sir. Ito naman po. Ano naman po ito? Ito yung student meal namin, Chambal Tomica. Yan. Yan ang importante. Magkaroon sila ng student meal. Oo. Pero paano? Abot kaya ng mag-aaral. Oo, pag kulang diba? Yung kanin, pwede naman silang... Alam nyo, nakakatuwa yung ano nila, student meal nila. Kasi... parang ipanghuhuli mo na yung Shanghai niya. Kasi sa fried pa lang. Oo, sa kain pa lang may lasa. At saka ang dami niya daho. Pwede naman ulam. Ang dami niya daho. Next po ay ang ating syempre, sir, ano chicken po inasal. Ito? Chicken inasal. Chicken inasal. Ayan. So ano pagkakaiba po ng chicken inasal yun sa ibang inasal? Sa timpla din. Oo. Sa timpla. Ako, papatuwa. Talaga naman. Talaga naman yung timpla nila, no? Nakakatuwa, no? Ang grilled po talaga siya. Talagang grilled. Talagang perfect na perfect yan. At syempre, ito, napakasarap nito. Putok ba ito? Tama ba, liyempo? Crispy liyempo. Crispy liyempo. Ano pagkakaiba ng liyempo nyo? Lasa, timpla din. Parang po, pinaputok naman po. Pinaputok? Masarap yung pinaputok. Ah, so parang pag ano siya, dinadrive muna siya. Oo, pinaputok na ba ito? Kailangan maraming pineapple juice dito. Yes, no? Oo. At syempre, ang next naman natin, ang kanilang... Beef tapa naman. Beef tapa. Ayan, nakikita nyo sa ating TV screen ng kanilang beef tapa. Ano naman po to, sir? Tapa ka ano siya? Tapa? Beef. Sorry. Tender naman. Tender, loving care. Tender mo yun, bawang yan. Oo, no. Nakita ko. Pero di ba kayo, bukod sa beef tapa, di ba may uso mo yun yung mga tapang mga kabayo? Pork tapa, beef tapa. Next po. Ayan. So, ito naman po, sir. Chicken wings naman. Chicken wings. Unlimited to? Hot buffalo tsaka garlic parmesan. Wow. Anong pagkakaiba nito? Kasi di ba yung iba only? Yes. Pero anong pag... Kasi yung iba only, pero di naman ganun kalinam na. Pero ito... Affordable po tapos. Affordable. Serving po. Mas malalaki talaga. Okay. Yun ang importante. Masarap yung malalaki talaga. Dito na lang ako. Kasi talagang ano, mura na, malalaki pa. Nako, tingin ko mukhang dadayo talaga sa client. Yes! Oo, no. Talaga namang ano, no? Kasi nakikita nyo rin po ha, sa ating TV screen ngayon, yung iba pa nilang mga menu. Yes, nakikita nyo po dyan yung mga iba pa nilang pagkain. Kasi ito yung pinaka-best seller sa kanila. Correct. Ito yung pinaka-best menu. Pero sir, may question ha, ano namang feedback nung ating mga... kumakain dito, kamusta naman, umuulit-ulit ba, repeat order ba? Magaganda naman po yung feedback, sulit daw, tapos yeah, malalaki yung serving namin. Iba po kasi inahati ka, tapos wow. Actually, direct, diba, nakikita natin talagang ang daming pumupunta dito sa Silog Hub. Kumbaga, habang nagtitaping kami dito, habang nandito kami, nakikita talaga namin na marami talagang pumupunta. Ang dami mga estudyante kanina, ang dami mga trabahador na pumunta dito. Yung mga manggagawang nag-ano dyan kanina, ang dami pumunta. Hindi lang namin pwedeng banggitin. Oo, di ba no? Ang dami. Oo, ang dami. Pati mga ang dami kotse kanina na umorder talaga dito. Pero sir, ano nararamdaman mo na kahit ngayon nagkaroon kayong physical store, talagang dinadayo pa rin kahit kaloob-loob, kahit loob kay, konting loob kay dito? Pag ano pa? Ano nararamdaman nyo na dinadayo pa? Po, parang... good problem. Kung tawagin sa akin kasi sa daming napunta, pero maganda naman po yung balik. Yes. Kasi ano, mas lalo nakikilala yung store nila eh. At presko yung lugar nila. Oo, yes, totoo. Presko kasi talagang hindi mo mararamdaman yung init.
Correct. Oo, di ba kanina? Tsaka ano, ang tatanong ko lang din, anong oras ba nagbubukas ang silog? 10 a.m. Hanggang 10 p.m. Minsan po, nag-extend po ako hanggang 12. Wow. So, depende talaga sa dami ng tao. Grabe, sir, no? Talaga namang, ano? So, kumusta naman yung, kumusta naman po, paano nyo po napaghahati yung negosyo nyo at sa oras nyo sa pamilya nyo? Ganun lang din po. Kasi, kaming pamilya, dito na lang din po kami na. Wow. Sa mga family bonding na lagi. Kung ano po meal ng crew namin, yun din po yung... Very good. Ayan, very good. Ayan, thank you very much, Sir Lord Edward, sa pagbibigay po ng pagkakataon na napakilala po namin ang inyong negosyo, Siloga. Pero sir, bago ang lahat, bago tayo matapos, bago matas ang ating programa, baka may gusto po kayong pasalamatan at i-shout out at imbitahan dito sa inyong negosyo, Siloga. Shout out po sa Latifa Beauty Center, sa mama at papa ko, sa mga kapatid ko, sa mama ng misis ko, sa mga kapatid ng misis ko, saka sa tropa, LB Sunrise. Ayan! So, sir, meron po ba kayo FB page? Ayan, FB page. FB page po namin at siloghub.com po. And contact number na rin po, sir. Contact number po, 0995-2364-963. Ayan, nakikita niyo po sa ating TV screen ang kanilang mga information. Ayan. Thank you very much, Sir Lord. Ayan. Thank you din, Kapudi Janet. Ako'y na-invitahan mo dito sa inyong programa. Salamat, Direk Lea, sa pagsama sa akin. Keep beautiful, Apon. Enjoy. Enjoy with your jowa and with your son. Ayan. At sa aming pagbabalik ay samahan niyo kami sa isa pang papausgong na negosyo. Dito lang yan sa Los Baños, Laguna. At dito sa aming programa, Laguna Love Ko To, Season 5!